Isang matayog o napakataas na punong nakatanim sa sentro ng bayan na pinangalan ng layog ng mga lokal. Isang punong pinagmulan ng pangalan ng bayan ng Tayug. Punong kasing tayog ng mga pangarap at naging saksi sa pagtupad ng mga ito tungo sa pag-unlad mula pa taong 1864 ng bayan. Unang naging bayan ng ibang probinsya at ngayon ay parte na ng mayamang lalawigan ng Pangasinan. I am Mika, your sweet girl. Tara na't mas kilalanin pa ang bayan ng Tayug dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyala. Ng poblasyon, nakatayo dati ang punong tinawag na layug na pinanggalingan nga ng pangalan ng bayan. Sabi nila, hirap daw noon ang mga lokal na banggitin ang letrang L, kaya unti-unting napalitan ng letrang T. At kalaunan nga ay tinawag itong Tayug. Walang documentation about the tree kung bakit siya nawala dun sa lugar na sinasabi nila. Siguro dahil sa katagalan na rin or natural causes. Ang layog na tinawag sa puno ng Bacayaw, ang ibig sabihin nun ay matayog or sa Ilocano nangato. Unang nabuo bilang bayan ang Tayug sa probinsya ng Nueva Ecija way back 1817 bago pa man ito naging parte ng Pangasinan. Na-establish ang Tayug on February 4, 1817 under the province of Nueva Ecija. And then po, nakuha ng Pangasinan on the year 1837 and then po naibalik din sa Nueva Ecija ng 1851 at naibalik ulit sa Pangasinan ng taong 1864 and since then until now our town is thriving. Dalawang beses siyang naging capital ng Pangasinan ng town of Tayug. First, noong Second World War, which is December 12 to 26, 1941, at yung liberation period ng War of Americans versus Japanese na also called Battle of Lingayen. Napakadali lamang marating ang bayan. Sumakay sa bus mula Cubao na biyaheng Tayug. It will take 4 to 5 hours na biyahe sa halagang 290 to 400 pesos. Kung road trip naman ang plano nyo, tahakin lamang ang NLEX to TPLEX at mag-exit sa Rosales. Mula Rosales, maaari nang dumiretso patungong Tayug. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory.
Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugola, Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Bago pa man marating ang bayan ng Tayug, madadaanan itong Magallanes Bridge kapag manggagaling kang Santa Maria. After 3 to 5 minutes drive, mula sa simula ng tulay ay sasalubong na sa iyo ang isang monumento. Ang monumento ni Pedro Calosa. Hudyat na malapit ka na sa sentro ng bayan ng Tayug. Ang according sa research, it's between 1940s to 1950s na naipatayo yung monument ni Pedro Calosa. Nadagdagan na lang at na-repaint na lang ang yung structure niya. Pero yung monument niya talagang yun pa rin since then. Isa po siyang nag-aklas para sa mga Tayugenians. Siya po ang nagtatag ng yung colorum na tinatawag nila na grupo, nag-aklas siya dahil sa hindi niya nakitang pantay-pantay na pagtrato sa mga Tayugenians. Itong St. Patrick of Ireland Parish ang naging pansamantalang kanlungan ni Pedro Calosa at mga kasamahan niyang magsasaka ng Tayug at iba pang karatig na bayan sa gitna ng kanilang pag-aalsa. The St. Patrick of Ireland was established in 1759 by Augustinian friars. The saint came from Ireland, brought by the Augustinian friars. So its name is St. Patrick of Ireland. St. Patrick of Ireland has some sort of miracles. And these saints, we believe that when we pray to saints, whatever petitions that we want, in accordance with the will of God, it will be granted. I thank the Lord. I am blessed staying in St. Patrick of Ireland Parish. The church was completely renovated in 1999 and the latest renovation of the altar was done in 2021. We are promoting our church kasi siya yung one of the oldest church dito sa Pangasinan, which is more than 200 years. And as you can see, yung mga structures niya, original pa rin yan. Ang napapalitan lang is the superficial, which is paint, ganon. And then if you check dun sa side ng church, makikita niyo yung mga bricks pa na original na nandoon. Ang foundation niya, makita niyo, as in, makita niyo na old yung pagkakagawa pa din. Kaya dumarayo rin ang mga turista dito kasi makikita mo yan during Lent. As in marami pong deboto na pupunta talaga dito at binubuo yung 14th station. Ang church namin is one of the diocese of Ordaneta kasama ng Binalonan and Rosales. Simbahang pinapatatag ng pananampalataya at simbahang puno ng kwento. Ito ang St. Patrick of Ireland Parish na sa pagdaan ng panahon ay dinarayo na rin ng mga turista dito sa Tayug.
At speaking of dinarayo, ilang hakbang na lang mula dito ay mararating naman natin ang improved plaza ng bayan. Kaya let's go! Puntahan natin! Tayo sa napakaluwang na plaza ng Tayug. Dahil sa malaking improvements nito, pinupuntahan talaga ito hindi lang ng mga taga dito, kundi pati na rin ng mga Karatig bayan. Ang plaza namin is child-friendly talaga. Kung makikita nyo naman, maraming palaruan ng bata. At everyday po yan, meron at merong pupunta na mga magulang kasama ang mga chikiting po nila. At marami po silang parang ma-explore tulad nung castle na lang namin. Meron siyang slide, so pwedeng umupo ang kanilang magulang habang naglalaro ang kanilang mga anak. Open din po ito sa mga gustong mag-prenup, photoshoot, or yung mga magde-debut. Ilang taon na rin nilang inaabangan ng ating lighting ceremony during Christmas season. Taong 1931, nabansag ang pinakamagandang plaza sa buong Pangasinan, ang Plaza ng Tayug. Andito tayo ngayon sa aming municipal plaza. And dadalhin ko kayo sa pinaka-favorite part or place ko dito sa plaza. Yan, ang bahay ni Shrek. And yan, ang aming auditorium. Ang aming plaza po ay very child-friendly. Diba? Kung napagod kayo, you can just sit here and eat peacefully, di ba? Yan. Ang aming pinagmamalaking castle. Di ba? May castle kami dito, guys. Open ang aming plaza sa lahat ng mga ating mga Karatig bayan na gustong bumisita. Anytime is the moment you can enjoy kapag andito ka. Mag-isa ka man o may kasama. Next stop natin is just a 5 minutes walk mula dito sa plaza. Tara, puntahan natin! Dito sa Magpales Street, Barangay Poblacion B, makikita ang isang bahay na naipatayo taong 1818 pa at magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang Paroni Heritage House ay pinatayo ng dating kabesa de barangay ng Tayug na si Antonio Joves Paroni. Yung experience namin talagang masaya kaming magkakapatid. We have 13 kids, tapos 8 girls, 5 boys. Tapos we are very happy. Wala akong masabi sa mga parents namin. They are good parents. Sa bahay naman namin, sa laki ng bahay na yan, parang 3 heads ang naalis. Kasi yan, sa kusina namin, dyan kami naglalaro sa taas na, dyan, hindi na kami bumababa kasi ayaw ng father namin na lumalabas ng bahay. Nakakulong lang kami dyan sa loob ng bahay. Ayaw niyang lumalabas kami, nandyan lang siya. Very restricted father. Sa my ground niya noon, ang sabi ng lolo namin na, may sinihan. Sinihan with the, yung firm, yung tinitingnan natin, nag-a-action sila with another person who translate the story, ganon. Tapos may
ano yan, sabungan? Oo, doon sa may playground daw namin. Yan ang sabi namin, ng lolo namin. Very proud kami kasi ito naging hospital ng American-Japanese hospital noon. And after that, naging office nila. After the office, naging school ng Saragusa. Then, nang nakapagpatayo nga ng Saragusa, sabi nila, umintra ang Luna College. And after Luna College, Academy. Ako, proud ako na naging parang material yung bahay namin ng Tayug. Even the free Japanese time, yun nga sabi ko, naging hospital, iskulaan. We are very proud of it na naging I thankful for our late grandfather, Antonio Jovez Paroni, to build this house. Para naman po sa gustong dumaan sa Paroni Heritage House, maaari po lamang na pumunta sa tourism office para po sa assistance upang maka-coordinate po natin sa may-ari ng bahay at kung papayag po sila na pwede silang puntahan. May mga bahagi mang natanggal na, ngunit ang mga alaala ay nakadikit pa rin sa bawat sulok ng tahanan at bahagi na ng nakaraan ng bayan ng Tayug. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events. And many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Sigurado namang hindi ka magugutom kapag nandito ka sa bayan ng Tayug. Sa likod lamang ng plaza, hilerang mga kainan ang iyong madadatnan. Tara, kain tayo! Maraming pwedeng pagpili ang kainan at pagkain sa kalyang ito. Mula silog meals hanggang sa pinipilahang Anli Samji. Isang dinadayong kainan dito sa Magsaysay Street, Barangay Poblacion A, ang Lola's Tap Silogan. Tara, tikman natin ang luto nila. Nag-start po ako year 2012, February 14. Diyan po sa plaza ako nag-start. And then po, nag-start kami sa napakaliit na food cart. Maliit na food cart. And then, sa awa ng Panginoon, dinudumog naman po kami. Usually, ang tinda po namin, ang bestseller po namin is, nung una is Tapsilog, kasi yung po talaga, Lola's Tapsilogan po ang pangalan po namin. And then,
nag-evolve kami sa iba't ibang putahe, nagkaroon ng sisig, nagkaroon ng kalamaren, nagkaroon ng seafood mukbang. Napunta po kami dito dahil hindi na po kaya nung space dahil sobrang liit. So, nadagdagan, nag-venture po kami sa isang pwesto po. And sa awa ng Panginoon, then na-bless po kami and nakamit po namin tong space na ito. Madalas nang binabalik-balikan, except po sa food, kasi warm welcome naman po ang lahat ng aming customer. Number one po is yung aming pork sisig, and then po yung aming tapsilog, and then ang aming seafood mukbang po. Blessed po kami kasi hindi lang po sa Tayug talaga siya nakikilala. Sa ibang Karatig barangay namin at bayan, doon po siya nakikilala. Siguro po dahil po sa maraming nakakatikim, nakakabisita sa amin, natatry nila ang pagkain namin. So, thank you po sa lahat po ng tumatangkilik sa Lolas po. Sa mga hindi po po nakatry sa aming pagkain dito po sa Lolas Tapsilogan, iniimita ko po kayong itry niyo po at sisiguraduhin ko po at babalik po kayo sa amin. Ang presyo ng silog meals nila ay ranging from 50 pesos to 90 pesos. Samantalang ang kanilang a la carte meals naman ay ranging from 70 pesos to 159 pesos. Sulit na sulit. Ang best sellers talaga nila dito ay sisig at seafood mukbang. Pero ang una nating itatry ay ang kanilang seafood mukbang. Tara, kain na tayo! Yung seafood mukbang nila kasi lasang-lasa mo talaga na fresh, lalong-lalo na yung pusit. And yung sisig naman nila talagang kakaiba, kaya pala binabalik-balikan. Bukas sila dito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw. At kadalasang dumadagsa ang mga tao dito ng tanghali at gabi. Kaya kapag nagutom ka habang nasa aming bayan, ilagay mo na ang Magsaysay Street sa iyong listahan. At para makumpleto ang pamasyal mo dito, puntahan naman natin ang bilihan ng mga pasalubok. Isang produktong nakadikit na sa bayan ng Tayug ang tinatawag naming InQR. At iyan ang masarap pang pasalubok. Pero InQR 2.0, tunog mas masarap ano? Ano kayang kakaiba dito? Tara, alamin natin yan. Well, yung ang kakaiba kasi sa InQR natin is yung usual kasi na tradition na InQR is may gata and then may sweeten sa toppings. But sa amin kasi sa chefs is naggumawa ako ng twist na I put fresh na buko para may kakaiba siyang lasa and then I put latik po. Nung bata pa ako, since grade 4, tinuturuan na ako ng auntie ko na teacher na yun yung pinaka-sideline niya na income na how to make kakanin. And then yun, kakanin, mga butchi, ganun po ang ginagawa niya. So siya yung nagturo sa akin kung how to make InQR. Since we started since 2018, it's a God's blessing. Kasi sa akin, hindi ko iniisip na
dito lang. Ngayon, mas maraming makakakilala, mas maraming makakabili ng product po natin. Ang magagandang feedback naman po yung naibibigay nila, like masarap, may kakaiba, and then doon sa product mismo, may iba silang nalalasahan aside from the traditional na kakanin po, na inkiwar. Sa amin, 2 to 3 days po. Kahit hindi mo siya ilagay sa ref, nagtatagal siya ng 2 to 3 days. Kasi yung proper na, ang sikreto po kasi ng kung how to, make it longer yung shelf life niya is yung preparation namin. Yung preparation, yung proper preparation and cleanliness po. And ideal po ito na pampasalubong po. Kahit na malayo makararating niyo po, I assure niyo naman po na hindi siya mapapanis. Mas lalo po siyang sumasarap. Sa gusto po mag-try na aming kakanin, you can find us po. We are located here in Poblacion C, Rizal Street, Tayug, Pangasinan. And you can try also our kakanin na bestseller po na inkiwar po. Kasi ito yung most requested po ng aming mga customer po. Now, the long wait is over. Titikman na natin ang ating pinagpagurang at kiniwar-kiwar. Medyo masakit nga lang siya sa hands at nakakangalay, pero let's see if it's worth it. Parang gusto ko ulit mag-kiwar-kiwar. Pero bago yan, ubusin muna natin to. Sarap! Talaga masarap po. Masarap po! Masarap po talaga. Medyo masakit dito pero nawala kanina nung tinikman ko. Ang inkiwar po kasi ay product ng Tayug. Ito po yung sikat sa amin. So, nakakatulong ito ng turismo dahil nga may mga bumibili outside ng town namin at natitikman nila at inuulit nilang mabumili sa Tayug. So, nakaka-attract ng turismo po yun. Ang ano pa po, may mga locally din na gumagawa na iba pa yung traditional way at sa mga barabarangay, yun po yung inaangkat nila sa palengke na nabibili naman ng mga other town na namamalengke sa amin. So, pwede po nilang makuha yung product namin sa aming market. The price of their products ay mula 200 to 1,500 pesos. Depende yan sa kung anong klase, size, at piraso. Hindi talagang maikakailang ang Tayug is an agricultural municipality dahil sa produktong ito. Patunay din na ang bayan ay pinananatili ang tradisyon at kultura while being innovative. Kagaya nitong Inkiwar 2.0. Thank you po, ma'am. Babalik po ako sa birthday ko every year. Come and visit Tayug and feel the warmth of every Tayuganian. Witness and be with us in experiencing a cultural heritage that's only in the municipality of Tayug. So, see you guys! With a total land area of 51.3 square kilometers, ang bayan ng Tayug ang pinakamaliit sa Eastern Pangasinan. Ngunit sa kabila nito, sa sama-samang pangangarap, sama-samang pagtutulungan at sama-samang pagbuo, ito na ang naging sentro ng kalakaran dito. At siguradong magpapatuloy sa pag-asenso. Dahil together we serve Tayug! I had so much fun. Sobrang fun ng experience ko dito. Nag-enjoy ako and at the same time, ang dami kong realization. Especially nung pumunta kami ng St. Patrick Island Parish and sa My Heritage House. Nakaka-excite, nakakagulat, at nakakataba ng puso na ma-witness at malaman ang history ng mga yon at ang kanilang naging malaking bahagi sa kasaysayan ng aming bayan. As a Tayuganian, I am beyond grateful and proud to showcase the beauty and the historical places of my own town. Masaya ako sa mga interesting information na nalaman ko mula sa pinagmulan hanggang sa mga naging achievements, improvements, and success na natamo ng Tayug from then until now.
Patunay lamang ito na ang bayan ng Tayug is very rich when it comes to history and culture. Kaya naman maraming nabibighani dito hindi lamang sa mga pasyalan at kainan dito, kundi pati na rin sa napakagandang kasaysayan na nakapaloob sa bawat sulok ng bayang ito. Kaya together we serve Tayug!